may nakita sila sa tubig na mabilis na lumalangoy sa likuran nila. Tulad ng nakikita mo sa video na ito, ang nilalang ay mabilis na lumangoy patungo sa ilalim ng tubig. Bagaman hindi nito hinahayaang makita siya ng buo, ang hangarin nito ay sundan ang mga kabataan. Kung tatanungin mo ang dahilan, well, walang nakakaalam. Gayunpaman, ang paglitaw ng nilalang na ito ay sumira sa perpektong araw ng mga batang turista. Oo, nakakabayan, mga utol, yung mga ganyang bagay, no? Lalong-lalo na pag hindi mo may paliwanag. Ano yan? Tao ba yan? Diba? Ewan ko. Tuloy na natin. Totoo nga ba ang Serena at ang Shokoy? Di ba, simula pagkabata natin, mga utol, parang naririnig na natin ito sa mga magulang natin o sa mga matatandang nagkukwento. Especially pag laki ka sa probinsya na malapit sa karagatan. Tama? Ngayon, naalamin natin, may mga nahuli daw na kakaibang mga nilalang na karamihan ay mga hinihinala o di umano'y mga Serena o Shokoy. Ito'y nakunan mismo ng video. Ngunit, uunahan ko na ulit kayo, bahala kayo kung kayo'y maniniwala na sa inyo na yon o kung hindi. Okay, simulan na natin itong kung ano man itong mga creature na nahuli daw di umano ng mga tao. Shokoy. Noong sinaunang panahon, pinaniniwalaan na ang mga sirena ay magagandang kababaihan na may mahabang buhok at kaibig-ibig na tinig na may malaking buntot ng isda mula sa baywang pababa. Naalala niyo ba si Ariel mula sa Little Mermaid? Ang nilalang na nakuna ng... Oo, ganun yung itsura ng mga sirena sa isip natin. Yun yung binubuo, magandang babae, mahaba yung buhok, kumakanta, sexy, pero may buntot ng parang sa isda. Pero kung ganito, di ba parang nakakatakot, no? Naalala niyo ba si Ariel mula sa Little Mermaid? Ang nilalang na nakuna ng camera ay hindi katulad niya. Ang recording na ito ay na-upload sa YouTube noong Enero 2018 at ito ay katakot-takot na nilalang. Kalahating tao, kalahating isda. Ito ba na ano na, nailabas na kung totoo talaga yung video o kung totoo talaga yung footage na ito? I mean, hindi siya dinaya o ano ba yung parang ganun, edited. Totoo talaga siyang creature. Hindi ko alam, mga utol, ha. Ito lahat na mapapanood natin ay hindi ko pa napapanood siguro. Okay, yung mga laman dito. Kasi ito'y parang salo-salong files, eh. Mga footages. Okay? Pero kung totoo ito, mga utol, edi talagang may mga ganyang nilalang sa ilalim ng dagat. Diba? Tuloy na natin. Hindi tulad ni Ariel, ang bagay na ito'y walang magandang mukha, walang buhok na tinirintas, at wala rin kabibi sa kanyang katawan. Sa halip, mayroon itong ulo ng isda na puno ng kaliskis na may nakausli na mga mata. Makikita na mayroon itong dalawang braso, walang palikpik sa dulo, ngunit mayroon itong mga daliri. Parang katawan ng tao, no? Kung totoo man na hindi ito edited, mga utol, di ba? Ganyan ang itsura ng Shokoy. Nakakatakot, di ba? Ang katawan nito ay mukhang katawan ng tao, ngunit sa ibabang bahagi nito ay mayroong higanting buntot. Ang nilalang ay nakahiga sa cargo box. Marami ang nakapagsabi na nasa port ito. Ang ilan ay naniniwala na ito ay nasa China. Ngunit sa totoo lang, hindi alam kung saan naganap ang pag-record ng video at kung sino ang kumuha nito. Need a gift for your man this holiday? Meet the $60 Japanese knight the internet is calling a samurai. Serena sa Israel. Sa Israel naman. Ang sumusunod na sightings ay hindi brutal dahil lamang sa video, ngunit para din sa mga testimonya. Ang lahat ng ito ay Nakita kayo, kung kayo mga taga-Atimonan, Quezon, meron doon mga utol, ribulto na Serena sa isang dalampasigan. Hindi na ako sure kung saan banda doon, pero meron doon ribulto ng Serena sa isang dalampasigan sa Atimonan, Quezon. Tinanong ko kung bakit meron nun. Dahil daw nung unang panahon, di umano ay may nahuli daw ang mga mangingisda na sirena doon. Yun lang, ha. Sinare ko lang, mga utol. At kung ikay taga-Atimonan o taga-Quezon ka, kung alam mo yun, pa-comment yun down below. Kung may katotohanan. Hindi ko sinasabing
katotohanan ito o kabulaanan o myth, pero yun ang sinasabi ng mga tao na taga ron. Okay, tuloy na natin. Nangyari sa Kiryat Yam, Israel. Ang eksena ay naitala mula sa tulay. Narito at makikita natin ang humanoid creature na may buntot ng isda na nagpapahinga sa isang bato. Nang mapansin itong inoobserbahan siya, tumakas ito. Dahil wala itong mga binti, kailangan niyang gumapang sa mabatong gilid ng dagat. Sa katunayan, ang bata ay tila takot na takot. Tila mahirap paniwalaan. Ang layo kasi ng kuha, mga utol eh, no? Ang isang babaeng naka-costume ay nagpang... Ang ganda, ang galing pati ng pagkakagapang niya. Balik natin konti ah. Tila mahirap paniwalaan ang isang babaeng naka-costume ay nagpanggap na isang sirena. Ang agos at ang malamig na tubig ay napakalakas at walang maglakas loob upang may sagawa ang aksyon na iyon. Okay, yung current ng tubig, no? Yung alon ay malakas. So hindi pwedeng mag-swimming, parang ganon. Kaya walang maglalakas loob mag-swimming kasi delikado. Pwede kang humampas sa mga bato kasi napakalakas ng alon. Yun ang sinasabi, no? Kung ito'y peke, parang ganon. Pero hindi pa rin natin alam kung ito'y may katotohanan. Siyempre, palaging may explanation yung mga kritiko sa mga ganyan. Ngunit yun nga, alin man doon, kumbaga nasa atin yung pag-indesisyon eh, kung maniniwala tayo. Gayun din, hindi lamang sila ang nakakita dito. Nagalok ang gobyerno ng Israel ng gantimpala na $1,000,000 sa sino mang makakuha ng larawan ng misteryosong sirena. Hindi kaya gumawa yung mga tao doon ng edited ng, no? Malalaman naman niya pag dinaya yung isang larawan o yung video. Malalaman niya ng mga eksperto. Ang representative ng town hall ay nagpaliwanag sa maraming mga tao ang nakakita sa sirena. Marami sa kanila ang naglarawan dito bilang kalahating batang babae at kalahat. Parang totoo talaga siya, mga utol, di ba? Sa totoo lang. Sa akin, ha? Parang hindi siya edited. Okay? Ewan ko sa inyo. Pero yung mga eksperto pa rin makapagsabi nito kung ito'y totoo. Tingisda, mula ng tubalo nito tulad ng isang dolphin. Ano sa tingin niyo, mga kahistorya? Sirena na huli ng scientist. Maraming nagsabi tungkol sa kung paano ang mga gobyerno at ang pang-agham na komunidad ay nanahimik tungkol sa libu-libong mga kakaibang natuklasan sa buong mundo. Ngunit ang mga akusasyong ito ay hindi kailanman napatunayan. Ang susunod na video ay naitala sa Poland at ito ay nakakagulat. Tulad ng nakikita mo sa mga imahe, isang dosenang kalalakian na nakabayo hazard suit ay nasa pampang ng isang lawa. Inangat ng apat sa kanila ang nilalang mula sa lupa na tila may buntot ng isda. Dinala nila ito sa para may buntot. Tapos nilagay nila sa stretcher. Ayan, kaya lang ang layo ng camera. Ba't lagi ang layo ng camera? Naroonan ng iba. Diba? At inilagay ito sa stretcher. Nang malinaw na nakikita ang kanyang katawan, bagaman mayroon itong buntot, mayroon din itong humanoid form mula sa baywang pataas. Pagkatapos, maraming mga kalalakian ang bumalik at sinuri ang lugar. Ang nilalang na ito ay hindi gumagalaw o sinubukang tumakas man lang, kaya ay pinapalagay nila na ito ay patay o walang malay. Nagtatapos ang video sa pagalis ng grupo sa lugar dala ang kanilang bagong natuklasan. Marami ang mga may katanungan matapos lumitaw ang video na ito, ngunit hanggang ngayon, wala pa rin kasagutan sa mga katanungan na iyon. Tama, no? Kahit tayo, hindi pa rin natin makumpirma. Kung totoo, although marami nang sightings, marami nang mga taong nagsasabi na nakakita sila. Ngunit alam mo yung mapaglarong utak ng mga tao kasi, di ba? Tuloy na natin. Kakaibang nilalang. Naisip mo ba kung ano ang matatagpuan sa ilalim ng dagat? Noong Disyembre ng taong 2008, nang ang lalaking nagngangalang Dog West na nagtrabaho sa Gulf ng Mexico ay nag-upload ng video sa kanyang Facebook. Dito makikita ang mahabang nilalang nakatulad ng jellyfish. Gumagalaw ito na parang isang napakahabang piraso ng tela na walang mga galamay o paa. Tila lumalangoy ang katawan nito nakasabay ng agos. Kasi marami pa talagang mga creatures
sa ibang sa ilalim ng dagat na hindi pa natin natatagpuan o natutuklasan o nadidiscover. Okay, marami talagang ganyan pa. So hindi na bago ito sa ilalim ng karagatan, yung mga ganyan. Sobrang dami pa kahit sa dito sa atin sa Pilipinas, marami pa tayong mga creatures na hindi pa nakikita sa ilalim ng karagatan. Okay? Dahil napakahirap puntahan ng kalaliman ng karagatan. Yun ang dahilan yan. Pero sa totoo lang, marami pa talaga tayong hindi nadidiscover sa ilalim. Okay? Gayunpaman, ang nakapagtataka tungkol sa hayop na ito ay hindi lamang ang hugis nito, ngunit kung ano ang mangyayari pagkatapos nito. Ang mahabang bughaw na istruktura ay nagsimulang baguhin ang kulay nito. Una, sa lila at pagkatapos ay pula. Kapag naging pula na ito, makikita mo kung paano lumabas ang buntot nito. Ah, naging walang... pa siya ng anyo, tol. Ayan o. Nag-iiba ng ulay, pero normal naman yun. Defense mechanism yan. Meron nga tayong hunyango, di ba? Nakakaalam kung bakit nagbago ito sa loob ng ilang segundo at ang hugis nito ay nagbago rin. Galing, no? Gumalaw pa ito na parabang ibang nilalang. Maraming mga tsorya ang lumitaw pagkatapos na upload ang video na ito. Ngunit wala ni isa ang lumutas sa mga pagdududa ng mga tao. Wala talaga. Tol, ini-escape ko lang para hindi tayo. Multo sa tubig. Mayroon lamang isang bagay na mas nakakasindak kaysa sa mga sightings ng mga kakaibang nilalang na tumatakbo palayo sa mga tao. Ito ang nangyari sa isang grupo ng batang turista sa Puerto Rico. Nagsimula ang lahat ng si Debbie Morales at ang mga kaibigan nito ay namangka sa Isabela River. Sa gitna ng kanilang pagtatawa, may nakita sila sa tubig na mabilis na lumalangoy sa likuran nila. Tulad ng nakikita mo sa video na ito, ang nilalang ay mabilis na lumangoy patungo sa ilalim ng tubig. Bagaman hindi nito hinahayaang makita siya ng buo, ang hangarin nito ay sundan ang mga kabataan. Kung tatanungin mo ang dahilan, well, walang nakakaalam. Gayunpaman, ang paglitaw ng nilalang na ito ay sumira sa perpektong araw ng mga batang turista. Oo, nakakabayan, mga utol, yung mga ganyang bagay, no? Lalong-lalo na pag hindi mo may paliwanag. Ano yan? Tao ba yan? Di ba? Ewan ko. Tuloy na natin. Lalo na't dahil sa tubig mismo kung saan sila naglalaro, kaya't hindi angkop na langoyan nito. Pinag-usapan ng iba ang tungkol sa isang lalaking nalunod sa ilog at pinahihirapan niya ngayon ang lahat ng mga taong lumalapit sa ilog. Nakakatakot na mag-swimming doon kung ganun, mga utol, no? Tuloy na natin. Aliens sa tubig. Okay. Ihanda na ang inyong mga sarili dahil nakakatindig balahibo ang video na ito. Ito ay isang buhay na organismo na natagpuan ng isang tour guide sa mga dalampasigan ng Kien Giang, Vietnam at tinawag itong organism. Oo nga, no, gumagalaw. Dahil sa totoo lang, walang nakakaalam kung ano ito. Maaari itong maging isang halaman, hayop at maging isang alien. Ngunit kahit na ang may pinakamay kaalamang mga siyentipiko ay walang sagot para dito. Tulad ng nakikita mo sa video, ang nilalang ay nasa berdeng mesa habang ini-inspeksyon ng mga taong nakahanap nito. Tila mayroon itong mga sanga tulad ng palumpong, ngunit naisip din nila na maaaring ito ay galamay o tentacles. Ang huling pagpipilian ay nagpapahinala dahil ang mga paa at kamay nito ay kakaiba kung gumalaw. Tsaka gumagalaw pa talaga siya, mga utol, no? Okay. Hindi nila mapaliwanag kung ano, no? Sinabi ng tour guide na marahil ito ay isang sea monster, kaya't ibinalik ito sa karagatan. Gayunpaman, maraming naniniwala na ito ay panloloko lamang at nagsabi na produkto lamang ito ng genetic mutation of contamination. Pwede, pwede. Iniisip naman ng ilan na ito ay extraterrestrial o alien na nagtatago sa kailariman ng karagatan. Ano sa tingin niyo mga kaistorya? Halimaw sa tubig. Ito marami ng mga nasusulat dito, yung Loch Ness Monster, di ba? Marami na tayong paring mga napanood na tungkol sa mga halimaw sa tubig kasi napaka misteryoso talaga ng ating mga karagatan kasi yung kalaliman nga nito, gaya ng sabi ko,
eh hindi pa nila hindi pa natin natutuklasan o natatagpuan. So yung mga creatures doon, marami pa mga creatures tayong hindi nalalaman. Ganun 'yan, mga utol, 'di ba? So malamang sa malamang eh pwede talaga. Pwede talaga may mga nabubuhay na hindi pa natin kilalang o hindi pa natin napapangalanan. Na nabubuhay sa ilalim o sa kailaliman ng ating mga karagatan. Totoo 'yun. Tuloy na natin. Ang mga larawang ito ay naitala ng mga lokal na mangingisda sa Brunei River sa Asia, kung saan sa di kalayuan, nakita nila tila isang malaking hayop. Ang misteryosong pagkatao ay kulay abo na may malalaking pangil, mga hilera ng matulis na ngipin at maliliit na mata. Normal naman yan eh, nakaka-discover tayo ng bagong creature kasi nga hindi... Kasi nga, di ba, hindi pa nga natin na-explore ng gusto yung kailaliman ng ating mga karagatan. Siyempre, meron talaga. Okay? Yun. Gaya doon sa, may pinapanood daw yung River Monster. Ang dami ko pa nga hindi nakikita mga ano eh. Iba talaga yung itsura nila. Ang lalaki. Parang sobrang lalaki as in. Sobrang lalaki ng mga klase ng isda na lumalaki pala ng ganun. Pero pwede talaga yan. Pwede talaga tayo makatuklas pa. Marami pa talaga tayong hindi natutuklasan. Especially sa ating mga karagatan. Yun ang totoo. Okay, tuloy na natin to. Bagaman ang ulo lamang nito ang lumitaw, ngunit nang ito ay umalis, ang kanyang katawan ay mahaba. Sa kabutiang palad, hindi ito mukhang agresibo. Payapa itong lumangoy at naghahanap ng gusto nitong biktima. Ang pinaka nakakagulat na bagay tungkol sa nilalang na ito ay kahit na ang video ay naitala noong 2014, ang hugis at itsura nito ay nagpapaalala sa mga nilalang na naninirahan noong sinaunang panahon. Pwede. Na kung pwede saan talaga pinapalagay na namatay o nagbago. Ang isa pang kakaibang bagay tungkol sa kasong ito ay nag-viral at maraming mga internet users ang gumawa ng iba't ibang teorya. Ngunit hindi kailanman pinag-uusapan ng scientific community at iniwan ang madla ng maraming mga katanungan. Okay, mga utol, hanggang doon lang yan, mga utol, nasa inyo yan kung kayo maniniwala, pero ako talaga, di ba? Siyempre, yung karagatan nga natin, unexplored, okay? May mga parts na hindi pa natin napupuntahan, kaya siyempre, natural na meron pang mga sea creatures na hindi natin nakikita. So, yun, ito nga naman, dami pa rin mga nadidiscover, di ba? Yung, ayoko na, hindi ko na matandaan yung mga binabanggit pag nanonood ako nung ano, nung Nat Geo, yung nag-explore sila sa ilalim, no? Nakasakay lang sila sa pad, no? Submarine, tas masakay sila sa pad para mapuntahan nila yung sobrang lalim. Pero hindi pa rin talaga nila mapuntahan yung kalawakan o yung karamihan ng ano, sobrang dilim sa ilalim. Sa ilalim ng karagatan, sobrang dilim. At saka syempre, napakahirap na iba yung pressure dun. Okay, mga utol? So hanggang dun lang muna. Maraming salamat. Muli ako si Target Aquiles in behalf of the Real South Pride Production. Magpapatuloy tayo at ako'y nagpapasalamat sa inyo. Mag-iingat kayo, mga utol. God bless. Stay safe at saludo pa rin ako sa inyo lahat. Salamat po.